Hello guys, welcome back sa Pisonet Gaming YouTube channel. So, eto na yung ating board na binili natin sa PC Configure yesterday. Then, eto yung processor natin, Ryzen 3. So, ayan po, Ryzen 3 3200G. And, ang board po natin ay A320S2HB2. So, bali guys, nabuo na kasi nila to. Hi, stay there. So, don't touch baby, please. You watch there. So, eto na guys. Nasa, nabuo na nila actually. Kasi, kailangan nilang i-update yung BIOS para gumana itong Ryzen 3000 series. So, pero pag ano daw, sabi naman dun sa sa pinagbilan ko, mga PC Configure, hindi na kailangan i-update pag yung Ryzen na 2200. Dahil Ryzen 2000 ready na to. So, ngayon guys, bubuin natin ito. Pero, actually guys, sambal ko dito, gawin yung Pisonet. Pero, for the meantime, i-convert muna natin sa PC. Tsaka, later on, tsaka ako na lang siya i-convert ng Pisonet ulit. Kasi may nag-request din sa YouTube channel natin na paano daw i-convert yung Pisonet sa desktop. So, eto yon. Siyempre, ang kailangan lang naman natin pag kukonvert natin ng desktop ay yung casing. So, actually guys, itong casing na ito ay Ryzen 3 na casing. Nakuha ko lang ito ng free dati dahil nakabili ako ng box from Malasiki. Binigyan niya sa akin ito ng libre. Actually, dalawa to guys eh. So, binigay na lang niya sa akin ng libre. Eh, hindi naman daw nila gagamitin. So, binigay na lang. So, first, gagawin muna natin ay ilalagay natin itong ating power supply. So, ito yan. Pero dapat tumapat yung mga butas niya. So, hindi. Limited. Dapat tama pa yung butas. Yun. So, ang gagamitin ko guys sa ngayon, eto lang. Kasi temporary lang naman. Later on, babaklasin ko rin kasi ito eh. Gagawin kong Pisonet. Hindi kasi kasha itong case na to sa loob ng ano, tabletop na box. Medyo bitin. Tumatama kasi siya ito sa switch. Kaya, so ayan guys, for temporary lang guys naman ito. Temporary. So ito, ayan. Sulpak na natin. Then, next step is mag-ano muna tayo. Salpak natin yung ating saksak na natin. Saksak na natin yung power cord dito sa ating power supply. So, yung power supply natin guys ay generic lang. Actually, ito yung ginagamit ko dun sa Athlon 200G dun sa previous video. Ito yung ginamit. So, bago pa kayo maghawak-hawak ng mga ganito guys,
memory, itong board, kaya naka-static, ano, plastic. Kailangan natin, humawak muna dito sa nakasaksak na power, power supply para ma-discharge sa ating static electricity sa katawan. Dahil, pwede masira yung mga itong mga gali nito pag hindi natin discharge. So, ito na guys. Ito na. Ayan. Isasalpak na natin. So, ayan guys, ito na yung ating Ryzen 3 3200G. So, wow. Ang ganda. So, pag yung ganito pala guys, may tinanggal sila eh. Ito. Hindi ako magkakamali, dito yan eh. Dito yung, dito iniipit yung sa yung heatsink na maliit, yung parang sa upload. So, ito tinanggal para may lagay ito. So, ganito pala pag install niya. Dito siya. Ito. Tsaka kung mapapansin nyo guys, itong pag sa Ryzen, medyo malaki. Malaki compared dun sa Athlon. So, ito guys, ipapasok na natin sa board. Ipapasok na natin ang board sa casing natin. So just make sure lang guys na tumapat itong ano natin, just make sure na tatapat itong mga to, then lalagyan natin ng tubo. Actually ito guys, kasama ito pag sa yung mga tunnel yung ganito kasama sa casing pag bumili tayo ng casing. So sa ngayon lalagyan ko lang muna ng apat. No, you can't put it there. Mommy will get mad. Okay, go there. Yeah, that's hot. That's not for baby. Okay? So, next. Baby, go there please, later, okay? So, pasensya na guys, may nagbubulong baby pogi. Then, ito. So, dito sa may taas. So, pakita ko lang guys, para makita nyo kung saan ko nilagay yung tornillo dito. Sa doon, sa dito, tapos isa dito. So, sa palagay ko naman, okay na yan para mahawakan niya yung board. So, dito na. So, next step, guys, ay papasok na, ipapalik na natin sa mga to. No, baby, you want this?
Mama will get mad. Put it back. Okay? Si connect na natin yung mga cable. Papunta din sa board. So, yan. Ito. Then, isa pa eh. Dalawa lang ito guys. Dalawa lang ito guys. Generic lang yung gamit natin. Kaya, ilang pin lang ba ito sa dulo. So, dito siya magkukunik. So, ganyan lang siya guys. Okay, ikita nyo. Pag sa generic. Then, next ay lalagay na natin ang ating memory. Okay, sabit lang guys. May batang nangungulit. Okay, wait a bit. You stay there. I'll give you that. Okay, oh. Get your food. I'll eat that. So, ito guys. Andito na yan. Then, push natin. Pababa. Yun. Maglalock na siya. Kung makikita nyo guys, ito. Oh. Maglalock. Siyang kusang. Papasok. So, let's test guys kung ayoko. So, lagay natin yung power. Actually guys, ito yung brown. Ito yung power SW. Power switch. So, dito natin yung ilalagay. Yan. Dito, banda. Nakikita nyo. So, i-try natin yung power. Yung magpa-power na. Okay. So, kita nyo guys. Nag-power up na ating Ryzen. Pero namatay. So, let's try again. Ay, ako. Bakit ganun? Naka-long press pala to. Sorry guys. Nag-long press yan. Prenes kung ganun. Hindi bumalik. Itong power niya. Okay guys, that's it for today. Ay hindi. Sisimula pa lang pala tayo. So that's it guys. Oh, working na siya. So then, patayin muna natin para may kabit pa natin yung ibang actually guys, dito naman sa build na to gagamit tayo ng SSD. Okay. So, I'm not sure guys kung magkamukha kasi yung 4GB na RAM sa 8GB. So, isalpak na rin natin yung isa. Ito pala guys. Hindi ko alam kung saan dito yung wala kasi yung naka-indicate eh. Kung ay, so, this is the 8GB pala, guys. Sorry. Ayun, dito pala. So, ang ginamit natin dito ay 4GB. Tatanggalin natin to. Palitan natin ng 8GB. Itong 8GB na RAM. So, yan. Same procedure, guys. Tulak nyo sa gitna. Okay, automatic siya mag-click doon. Dito. Saka yung lock niya, automatic mag-click. Ilalock nyo na. So, next step guys is try natin so for the meantime bigyan ko lang ng ganito anti-static yung ano natin SSD. So ipapanik natin yung power. Ah, yan. Then, kailangan pala natin ng SATA cable.
Sa ano guys, pag sa ganito na board, usually meron na yung kasama ng SATA cable, ganito. So, dalawa, usually dalawa. Pero minsan yung ibang pinagbibilan ko, ang binibigay, isa lang. So, at least dalawa, dapat. Okay, then salpak na natin yung andito pala guys yung mga sasata dito nakikita nyo sasata ito tayo magsasalpak. Okay, so sana mapagana natin yung unit natin. Problema. Then ito. Pagkatapos nung sa board, dito naman tayo. Yan. So, bali. Thank you, baby. Binigyan ako ni baby ng pagkain. So, next stop guys is yung monitor natin, lagay na natin yung DJI cord. DJI cable, dahil ito. So, itong monitor na ito guys, nabili ko, ayaw ako. Pero ngayon, yung pagbibili ka ng second hand, thank you. No, baby, you eat there. Go! Later, that is working. Ito guys, kalpak lang natin dito. Ayan. Binigpitan. Okay, kulang pa pala. Kailangan pa natin, no? Yung sa power dito sa kabila yung power niya medyo mahaba may parang mixy yung wire natin ayan yung sa power then higyan natin dito sa gilid Papa. Then, dito natin ilagay sa BGA. Oh, dito na pala yung next guys. Oh, dito. Kukunin ko lang guys yung ating ano. No, stop it na sinap. Keyboard, then mouse. Check it down. Hey, maybe don't touch that. You come in on the floor. Stay there. Filled up na rock. Kilda rack. Then ang ating board ay motherboard. Keyboard ay Pantech. So ayan. Then lagyan natin ng speaker. USB. So yan. Daddy. Let's start. Mommy. You go there, yes. Mommy. No, no, no. Mommy. Bowling. You get your ball inside the room. Mommy. So yan, guys. Yeah.
Kailangan mo natin. Cake. So, ayan guys. Meron ng Windows. Kaya pala, guys, nakalimutan kong sabihin. Ito yung galing dun sa Ryzen. Ay, sa Athlon 200GE. So, pag naka Windows 10 kayo, kasi kayo, automatic na ito mag-update yung drivers. So, yung games nito, galing sa Ryzen... Ah, Ryzen Athlon 200GE pala. So, ayan guys. So, gagana na siya. Ayan. Tapos na natin yung Ryzen. So, i-coconnect lang natin yung LAN cable. So yan. Yan guys. So guys, pasensya na. Medyo madami yung storbo. Device is ready. So ayan guys, nag-update na siya ng drivers. So, automatic na siya mag-update ng drivers pag naka Windows 10 kayo. So, tignan natin. So ayan, nag-update pa. So ngayon... Stay there, please. Ayaw, there's no ball in there. So, ayan guys, Ryzen 200GE. Ryzen 3200GE. So, tignan natin yung properties. So, 5, Ryzen 3200G pala. Sorry. So, ito, specs niya. So, 5.95 yung RAM na naka-install. So, 8 to. So, let's palitan na natin itong ano niya. I-change natin yung name. Gawin na natin Ryzen, the first Ryzen sa PisoNet. Ryzen 3. Ryzen 3 200G. 3200G na lang. 1. Kasi ito yung part. Oh, huwag na. Magyan ng 1. So, ganito lang. Palitan natin ito para hindi sila magka-conflict sa... Okay. Then, change ID. Okay. Change... Computer domain, paste natin. Okay natin para magpalit. Okay, so let's restart. Let's restart the unit guys. So naka SSD tayo. So, tignan natin kung gaano siya kabilis. Okay, restart. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, huh? So device manager para makita natin kung naka-install ba lahat. So, processor.
So okay naman, naka-install, but Christoph, go there please. Mim. What mim? Mim. Okay, sound and video controllers and the storage. Mim. Ah, you win. Okay, you win display adapters. Mm-hmm. So actually guys, okay naman. Naka-install na yung graphic drivers. So ito na si Ryzen 3. Oh, yan. Ito pala guys, yung video ko kahapon. I bought Ryzen 3 3200 sa PC configure. So ito na siya ngayon, guys, yung PC natin. Nabuna natin and working. So next step guys, pero wag, maybe tomorrow guys, try kong maglaro and ilagay ko yung magandang connection natin para makita natin kung ilang FPS ang bigay niya sa mga Pisonet games ngayon. So that's it guys for today. Thanks for watching. So ngayon guys, nakabuo tayo ng desktop na Ryzen 3200G with 8GB RAM na Team Elite, then naka SSD tayo na Kingston. So thanks for watching guys. See you in the next video. Bye bye.